Makikita mo yung dorsal fins niya, yung pectoral, and then yung kanyang fins sa likod. How it moves, parang it's like a Hollywood film. Sa pananaliksi ng Treasure Shark Research Exhibition Group, kanilang naobserbahan na hindi naiibabaw ang predator instinct ng mga patin na ito dito sa Mona Trove. Kumbaga, parang nga itong barbershop o spa. Dito raw kasi pumupunta ang mga treasure sharks para magpalinis ang kanilang katawan at hasan. Kinakain kasi ng mga tiny rats, gaya ng boosted tiny rats at mini rats, ang mga parasites sa balat ng patin. Pero may nakatawag din ang aming pansin sa ilalim. Dito sa Monad Shoal, ang ilang parte ng mga mahura, sila wasak dahil daw sa dynamite fishing noon sa lugar. At ngayon, maigi itong binabantayan ng mga barkay-dagat ng Malapascua para masiguradong hindi na mangyari ang mga ito. Hindi magigilaw ng pasting ito ng dagat. Maaaring pati ang mga naninirahan dito ay maapektuhan. Pati na ang mga treasure shot na aming natin lang. Kasi na kasi ng disturbance sa environment or like cyanide or diamond fishing, kasi nag-disturb yung kanila, environment nila, lumalayo sila, or yung pagkain nila na naapektuhan, so naghahanap sila ng ibang place. Sino mag-aakala na sa ibabaw ng kuweba na aming sinisip ay may isang limestone island at isla ng gato. Kaliwas sa ibang isla, sa ibang pang, buhangin at mga taong nakatira, dito sa gato, iba ang mga residente. Mga black banded secrets. Isa sa mga pinakamagpamanigas at sa mga mundo. Sa umaga, pinabantay sila ng isla. Pero pagpapit ng bapit hapon, isa-isa silang bumababa ng dagat. Nakikita namin ang lugar na ito sa hilaga ng Cebu, ang Malapascua. Ang unang taon pa lang ng Born to Be Wild, pinalaw na ito ni Romy. Napuntahan na rin ito ng Documentarian Planet Philippines. Pero bawat paglalakbay ay may kakaiba. Dahil sa aming bawat pagbisita rito, lagi pa rin kaming nasusurpresa ang bago naming nakikita. Kaya't hindi natatapos ang aming pagkamangha na makita sila sa kanilang natural na tahanan. At hindi pa rin kaming magsasawa na balik-balik kami na hinaharap. Dahil siguradong mas marami pang nilalang ang kami na namang makikita, makakainkwentro at makahangaan. Ako si Dr. Treasure. Born to Be Wild. Samantha Rival na FPU at NU, din bilang kampiyonan.